I'm Nonoy. Welcome to my YouTube channel. First and foremost, I want to say for those people who believes in me concerning about my skill, I want to willingly share it to you before I retire in my work. I want you to learn and understand about electrical, electronics, at iba pa. With this knowledge, it helps a lot, especially those people who need to learn. This channel started September 2019. Kindly continue to be consistent on this teaching to learn. Again, thank you all for being supportive. Magandang umaga po. This is Nonoy again. Salamat po. King of the Road, Northern Luzon, Philippine, Bus. Rabbit, Bus Line. Hi, I'm Pinoy Rabbit. Bakit? The King of the Road, Northern Luzon, Philippine, Rabbit, Bus Line. Don't forget to like, share, follow, comment, and subscribe my YouTube channel. Search watch space and space learn _ nakita space ko space na. Word of wisdom, inspirational word of wisdom. It is better to fail in originality than to succeed in imitation. Ating alalahanin ang lumang Philippine Bus Rabbit kung paano ito na itayo dito sa Pilipinas at naging transportasyon ng mga Pilipino at mga turista. Ang Philippine Rabbit ng Pilipinas ay itinatag noong August 28, 1946 ng magkapatid na sina Florencio P. Buan at Ricardo L. Paras. Pagkatapos ay pinangalanan ito Philippine Rabbit Bus Company Limited. Nagsimula sa dalawang US Army weapon carrier salvage ng mga weapon, mga naiging scrap na binili nila sa isang junk shop sa Mabalacat, Pampanga. Ang kanilang paglalakbay ay mula Divisoria, Maynila na may stopover sa San Fernando, Pampanga. Sa isang taon ng operasyon nito, ang kumpanya ay nagpapatakbo ng 10 carrier ang sandata ng US Army na convert sa mga truck na pangpasahero. Noong 1952, nakuha nila ang mga front engine international harvester na mga bus, which is operated mula sa Maynila hanggang Moncada, Camiling, Victoria, La Paz, Concepcion at Tarlac City. Ang kumpanya ay incorporated noong August 28, 1957 with the business name Philippine Rabbit Bus Line Incorporated. Ang Philippine Rabbit Bus Line ay patuloy na lumalawak sa paglalago at operasyon noong 1960. Nakakuha ito ng interes sa pamamahagi ng Mitsubishi brand ng mga motor na nasasakyan.
ng sasakyan at extract bahagi sa bansa. Noong Marso 25, 1963, ang Philippine Rabbit Bus Line Incorporation organized the Bufar Motor Corporation bilang eksklusibong tagapamahagi ng mga makina ng Mitsubishi Puso sa bansa. The corporation is included a bus body building plan which built their famous red rivet stud buses and a tire recapping facility. Wow! OMG! MMDA! Nagta-traffic! This bus almost old since 1970s. Traffic ba yan? Stop. Hala, nawawala. This terminal. Mama, mama. The boy said, "Papa, papa. Nawawala kami. Nasaan kayo? Nasaan kayo?" January 1992, sinimulan ang Philippine Rabbit Bus Lines rehabilitation ng lahat ng bus. Inanunsyo nila ang pagkuha ng 150 bagong air-conditioned bus para sa 3 taong modernization program. Kailangan po nila mag-comply to meet the demand for safe sa paglalakbay na naka-air-condition na bus. 20 Mitsubishi Deluxe 2001 series ay inatasan noong 1992 at 30 Nissan Diesel Aero Bus Service noong 1993, 50 Nissan Diesel Flexi Series noong 1994, 50 Nissan Diesel Euro Bus Series 3015 noong 1995. Wow, this bus ran fast. Papuntang north pa lang. Bakit? Pabalik na ako. Bagal mo. King of the road. Niya ay nagpatuloy ng buong operasyon sa 2005 na nakalagay sa mga platform ng legacy nito ang NDPC Euro at ang bagong naayos na 8,500 na mga unit ng DMMC kasama ang ilang ordinaryong unit na piniyagan. Gayunpaman, ang magpaglalakbay nito ay limitado tulad ng ipinakita ng pagsasara ng terminal. Sa balintawak, mga paglalakbay nito sa Ilagan Luzon na nag-iwan lamang sa Avenida Rizal na terminal bilang tanging terminal lamang nito sa Metro Manila. King of the Road,
Philippine Rabbit. Pabalik na ako. Papuntang north pa lang. King of the road. May mga turista na. Sa aircon bus, papuntang Baguio. Bakit ka sad? Punta kasi ako beach. Sama kayo. Huwag kang pupuntang Baguio. Walang beach sa Baguio. Resort lang. Mga turista. Ito rin sa panahon na ito na sinubukan ng pamahala upang matustusan ang pagtanda nitong sa pagkuha ng mga refurbished bus sa Korea. Ang kumpanya ay nakaharap sa isang hamon kapag ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board noong 2014 na pinautos na lahat ng mga public utility bus na may 15 taong gulang ay maiwasan sa mabigat na parusa sa paglabag. Ang desisyon na ito ay labis na nakaapekto sa operasyon ng Philippine Rabbit Bus Line. Mula ng karamihan sa mga fleet nito ay nakuha mula 1994-1998. Pinilit nito ang pamahamahala na i-phase out ang mga dating unit at itigil ang mga biyahe nito sa Baguio, Abra, Alaminos. Ang mga biyahe patungo Alaminos ay naipagpatuloy mula noong 2015. Sinimula ng kumpanya sa pagpapalit nito ng old bus at replacement ng mga bagong unit na nagsimula dumating noong 2014. Pagdating ng bagong mga unit ng Sanlong bus at sinundan ng marami. Baba. Going to Baguio. Sige, maligo ka na lang dyan sa beach. Huwag ka mainip. Huwag ka malungkot. Mga turista, papuntang Baguio. Aircon bus since 2013. The company resumed full operation in 2005, building its legacy platform. And the newly refurbished 8,500 DMMC units together with a handful of surviving ordinary units. However, its trips were limited as manifested by the closure and the sale of its Balintawak terminal which catered most of its trip to Northern Luzon, leaving only its Avenida Rizal terminal as its only terminal in Metro Manila. On March 2015, again, the Philippine Rabbit acquired 10 KLQ6109 Big 90 units from Higer Bus Company Limited. 7 months after, he acquired additional 10 units from Higer, a longer version than the first one, KLQ6119B91. Again, the company started replacing its aging fleet with brand new units which started to arrive in 2014. The arrival of 5 new Sanlong bus units and followed by several others. Take note. On October 21, 2016, the Philippine Rabbit Bus Line acquired 4 new buses from Santa Rosa Motor Works.
1101-1107 Daewoo B Victory 115. This acquisition from the Santa Rosa Motor Works is the first for Philippine Rapid bus lines after more than a decade. Another batch of Higer bus, fleet number 1109-113, composed of 12, were delivered at Philippine Rapid bus line early in December 2016. These buses bore superficial resemblance to the second batch of Higer Victory 291 series, but are powered by more powerful engines, Yuchai YCGL 310 verse 30. Allah! Nahulog! Oh my God! Anong nangyari? Padaan po. On May 24, 2017, Philippine Rapid resumed full operation from Manila to Baguio City. Wow, Baguio! Using its latest fleet of buses, 1,100 series, composed of Santa Rosa Victory B 115 and Higer Victory 91 bus units. Noong Hunyo 10, 27, ang isa pang pangkat ng limang Santa Rosa Motor Works Victory B 115 Daewoo bus 1135-1140 ay inihatid. Ito ay bahagi ng sunod-sunod na pagkasunod-sunod ng 10 unit. Ang pinakamabagong karagdagan ay nakalagay sa kamiling ang Benignida Linain. Matapos ang isang linggo, ang isa pang limang Victory B115-1145-1153 ay naihatid. Noong November 2017, isa pang 10 unit 115-1173 ang naihatid sa kanilang kabuang bilang ng B Victory 115 hanggang 24 na unit. Wow! Compliance. Pagkaraan ng ilang araw, ang karagdagang limang B Victory 115 ay muling naihatid 1175-1183. Minsan, sa Abril 2018, ay nagsimula ang mga gawa sa construction sa Pulong Bulo Motor Pool ng kumpanya sa nagsilbing garahe at papanatili ng pasibilidad para sa mga unit sa ruta ng Angeles. Ang nasabing construction ay upang maglagay ng daan para sa isang bagong terminal ng pasahero para sa San Fernando, Pampanga, Avenida, Maynila sa pamamagitan ng Malolos Road. At ang mga unit na inilaan sa ruta na ito ay pre-positioned sa Angeles. Ang Philippine Rapid Bus Line Incorporation currently operate air-conditioned buses and utilize a fleet of Daewoo, Hyundai, Higer, and Sanglong buses. They are SR Daewoo Boy Victory 115, 2016 present, Gilin Daewoo GDW6119H2, 2016 present, Sanglong SLK6116, 2014 present, NDPC Eurobus 1995 to 2016, SR Nissan Diesel Eurobus 2005-2017, SR Nissan Diesel EXFOH latest generation 2005-2017, DMMC Aero Extreme 2008-2017, Daewoo BH115E 2010 present, Hyundai Aerospace LS 2010 present, Higer KLQ 6109 2015 present, Higer KLQ 6119E3 280 HP 2015 present.
hang off the road. Papuntang north pa lang. Pabalik na ako, bilisan mo. Malapit na ako magtapos. Magdidiin na. Again, the Philippine Rabbit Bus Company in 1948 until it was incorporated in August 1957. I hope na nadagdagan po ang ating kaalaman tungkol sa mga old buses until now nag-ooperate. Nasakyan na po namin itong Philippine Rabbit since na small pa po ako. So talagang mabilis siya going to from Santa Cruz Avenida going to Lawag sa province ng father ko. He is Ilocano. So talaga pong mabilis. Imang instant po na walang stopover. So depende po sa bus. So king of the road, Philippine Rabbit. Forget to like, share, follow, comment, and subscribe my YouTube channel or search watch space and space learn _ nakita space ko space na. Marami pong salamat. It's all about education. Hope na ma-refresh ang mind po natin tungkol po sa mga old bus, especially po sa Philippine Rabbit. Again, this is Nonoy. Magandang umaga po.